Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ito pong kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated ay nagsampa po ng criminal case. Criminal case na po ito laban kay Vice Ganda at Ayon Perez. At ang criminal charge ay violation of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. Nako. mukhang magiging busy si Vice Ganda. Alam niyo, ang dami ng naghayag ng pagkontra o hindi pagsang-ayon. Iba nga, hindi lang basta hindi pagsang-ayon eh. Sinasabihan pa si Vice Ganda at si Ayon Perez ng mga bastos eh. Diba? Si itong mismong Chief Presidential Legal Advisor, si Juan Ponce Enrile, o si Manong Johnny, sinabihan itong si Vice Ganda at itong kanyang jowang si Ayon Perez ng mga bastos. At ayon kay Enrile, ginagamit ni Vice Ganda para kumita, para makilala ay yung kanyang kabastusan. Sabi rin ni Panelo, ganun din si Panelo, hindi rin sang-ayon dito kay Tameme Vice. Tapos merong isang grupo, religious group, na nagbigay ng suporta kay MTRCB Chair Lala Soto. Ayon sa kanila, itong Christian movement na ito, ayon sa kanila, tama lang yung ginawa ng MTRCB. Dahil mali naman talaga itong ginawa ni Tameme Vice at nito ni Ayon Perez. At hindi maganda yan para sa mga manunood. So, nako, ang dami na pong grupo ang tumutuligsa dito kay Tameme Vice. Pero bilib kayo dito. Hindi man lang ito natitinag eh. Parang baliwala lang. Ha? At talagang imbis na na humarap sa tao at humingi ng paumanhin, talagang pinaninindigan nila na wala silang ginawa. At ang nangyayari dyan sa kanilang show dyan sa It's Showtime, puro parinig. Puro side comments. Panayang banat din kay MTRCB Chair Lala Soto. Mga pasimpleng banat. Tapos yung mga panatiko naman nito, ito ang tuwa. Ito, tingnan na nga natin. Ito raw Republic Act o Article 201 ng Revised Penal Code. Ito yun, sabi sa Google, under Philippine law, immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent shows. Are penalized under Article 201 of the Revised Penal Code. Offenders shall be imprisoned for a maximum of 6 years and or fined 6,000 to 2,000 pesos. Tama ba to? So, ito mga kababayan, merong kulong na 6 na taon itong artikulong ito. Na ayon dito sa grupo ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated ay nilabag ni Tameme Vice at ni Ayon Perez. Kaya nako, magiging busy itong si Vice Ganda. Medyo mababawasan yung kanyang mga banat niya sa It's Showtime kasi marami siyang haharapin na mga subpoena. At malamang may susunod pa dito. Sabi nga nung kababayan natin, ayaw na lang kasi tumahimik ni Vice sa mga ganyang issue. Dami pang pasaring, baka kaya pinag-iinitan na din siya. Tingnan nyo. Difference sa ibang show, pag pinatawag at nagkamali, tumatahimik at hayaan ang management na gawin ang dapat gawin. Si Vice, maingay, dami pang pasaring sa gobyerno at kung sino-sinong tao. Sasabay pa sa social media ang fans, kala mo ang gagaling. hanap pa ng buta sa ibang show, Diyos mio. Alam mismo eh, alam na mga tao
Yung ginagawa ni Bais sa mga pasaring diyan sa ano, It's Showtime. Imbis na tumahimik at yung tama eh, tama 'to, magaling 'to eh. Daig pa nito yung mga nanya sa It's Showtime. Dapat manahimik kayo, humingi kayo ng sorry sa MTRCB, sa Madlang People. Lagi kayo nakikipag-usap sa Madlang People, di ba? What's up, Madlang People? Magganong-ganong pa kayo. Eh, di man lang kayo naringga ng paumanin o mag-sorry man lang kayo sa ginagawa ninyo. Ang ginagawa ninyo, talagang ginajustify nyo pa yung mali ninyo. Oh, kaya naman, tingnan mo sunod-sunod ang mga nagsasampa ng kaso laban dito kay Vice Ganda. Ay, Vice Ganda tuloy. Sabi nila, wag daw gamitin nga ng Vice Ganda kasi hindi naman daw maganda. Ano na lang, Tameme Vice, yan na lang itawag natin. So, parami ng parami itong mga nagsasampa ng kaso laban dito. Eh kasi, ewan ko, mayabang kasi. Hindi natin nakitaan ng ano, ng kababaan loob. Ha? Eto mga kababayan, gusto ko rin kayong inform. Okay? Eto pong nag-file ng kaso laban kay Jose Marie Visceral, aka Vice Ganda, o ano, pwede nyo rin tawaging Tameme Vice, at si Benigno Perez, si Ayon Perez. O yan ang mga nagsampa dito sa dalawa. Isa dyan si Rodolfo B. Javellana, yan pong natin dyan po sa litrato, yan po yung nasa ating screen, yan pong nakaitim at naka rubber shoes na red. Si ano po yan, si Rodolfo Javellana. At gusto kong ipalam sa inyo na classmate ko po yan ng high school. Talaga namang ano po yan, masipag po yan pagdating sa mga ganyang gawain. At nagkahiwalay lang kami kasi alam ko nag-aaral ito ng college sa Lyceum University dyan po sa Maynila. At ako naman, Mapua. Engineering kinuha ko siya ata, political science eh. So talagang nung high school pa lang kami, mahilig na po ito mag-a-attend ng mga events. Ang tatandaan ko, inimbitahan niya ako na umatin sa isang sa PICC ata yun. Basta dyan po sa lugar na yan. At umatin kami ng tungkol sa climate change. Alam ko, climate change yung ano eh. Umpisa pa lang yun eh. Ng issue ng climate change, nandoon na kami. At nakakabilib. Bagamat mas matalino ako sa kanya. joke lang po. Iba po kasi yung ano eh, ang ano namin eh, hilig namin eh. Ako mahilig ako sa engineering, siya sa polsci. So, kaya nga po yan yung career niya. Lumalaban po sila sa mga tiwaling ginagawa ng ating gobyerno at sa mga tiwaling ginagawa ng mga tao na imbis na magbigay ng magandang halimbawa, nagpapakita pa ng kabastusan. Ha? Live ano pa yan, ha? On live TV. So, hindi na maganda talaga itong ginagawa ni Visceral, na ito ni Tameme Vice. Kaya dito kay RJ Javellana, classmate, at dito sa kanya mga kasamahan, dyan sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas, congratulations. Nakapatuloy niyo lang ipaglaban yung mga karapatan ng tao na syempre tayo karapatan nating makapanood ng mga matitinong mga shows. Hindi yung mga show na katulad ng ginagawa nitong mga to na nai-instill kasi sa kabataan na yung ginagawa nila, parang sinasabi nila parang normal lang ito. Ito gayahin ninyo. Kasi kung ano nakita ng bata sa matanda, ginagaya nila. So, para makaiwas sa ganun, dapat maalis talaga sa television yung ganitong klaseng mga actuations at maging itong mga ganitong klaseng mga tao. O, kaya naman, ako, yari ka. Yari ka, Visceral. And by the way, ito, total, banggit ko naman na naging classmate ko to si RJ Javellana. Naging classmate ko po yan ng elementary at high school dyan po sa St. Anthony School, dyan po sa Singgalong sa Maynila. Kaya doon siya nagsasabi na hindi naman ako taga Maynila. Nako, dyan po ako pinanganak sa Maynila. Lumaki po kami dyan sa lugar ng Singgalong. Kung alam nyo yung lugar na yan, doon po kami sa corner Taal at Estrada Street. Oh, dyan din po kami natuto magbisibisikleta dyan sa ano, sa CCP. Tatakbuhin lang namin yan. Tapos pagdating dyan sa Cultural Center of the Philippines, may mga libre po nga. Ay, hindi pala libre.
may mga pinapaarkila po nga bisikleta diyan at diyan na po kami natuto at diyan kami lagi sa may ano diyan sa gilid sa Baywalk. Malinis pa po dati yan, ngayon wala na. Binalasubas na eh. So nakasama ko po yan ng high school. At anong pag-graduate namin ng high school, wala na, nagkanya-kanya na kaming ano, career. So yun lang mga kababayan ha. Congratulations po dito sa grupo ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated dahil sa paglaban sa tama. At sila nga po ay nag-file ng criminal case laban kay Visceral, dito kay Tameme Vice at dito kay Ayon Perez. So abangan natin kung anong sasabihin ni Vice. Baka magpatutsada na naman siya. Ang alam ko pinagtatanggol siya ng mga ano, mga may-ari ng mga Facebook pages na sumusuporta sa kanila. Eh, huwag niyo napansinin. Kung gusto niyo magpaliwanag, huwag diyan sa social media, magpaliwanag kayo sa korte. 'Di ba?